Ayan mga ka-ride, meron tayong Dink 150LX dito sa shop. Eto, bumiyahe siya ng Pangasinan this Sunday. And then, anong nangyari? Eto, kuha natin. Yon, oh, no. Ayaw mag-start. Ngayon, eto, project natin ngayon mga ka-ride. Let's go! At yun, nabaklas na natin, oh, mga karay. At yun, bago na rin daw yung battery, pinalitan, yung kala nila, baterya ang problema. Ngayon, check natin. Una natin yung check is yung kuryente ng spark plug. Hugutin natin to. Kung meron, may ano to, kung may kuryente. Yan. Tanggal na natin yung spark plug cap. Tingnan natin yung may kuryente. Yan, malakas yung kuryente. Ngayon, diretso natin sa spark plug. Lagay natin doon. Ayaw pa rin. Ngayon, check natin yung spark plug kung okay. Ito naman yung spark plug niya. Check natin kung may kuryente. Okay, good yung kuryente ng spark plug. Salpak muna natin. Try natin i-manual choke to mga karay. Mamanual choke ko. Bale, tinanggal ko na yung hose. Tatakpan ko yung carburetor kung aandar to. Yan. Bandar siya. Pero, kailangan mong i-manual choke. At yun, pagka manual choke, okay siya. Ngayon, tatanggalin natin tong carburetor. Check natin if yung pinakabaso sapat yung ano yung gasolina doon sa loob. Check natin. Yan, upon checking natin mga karay, tinanggal natin yung hose ng gasoline. Yan. Oh, titignan natin kung may tutulo pag in-start natin. Yan. Yun. Wala siyang nakalabas na ano. Walang lumalabas na gasolina dito sa pump. Dito sa fuel cap. Kahit i-manual na sip-sip natin to, sip-sipin natin to kung saro. Walang lumalabas na gasolina rito mga karay. Sa papuntang carburetor. Ito. Lalagyan natin siya ng hose. Kumbaga, parang i-dextrose natin siya. At yan na mga ride, pinuntahan ko yung may-ari nitong Dink 150. At yun, kaya pala, ang istorya na itong motor na to, kahit may gasolina na siya, may gasolina pa siya, kahit kalahati pa dito, parang nawawalan daw ng gasolina. Kaya, pinalitan ng yung floater dito sa ilalim, yung pinaka gasoline floater, gasoline gate, pinalitan yon. Kasi, ang pagkakaalam niya, baka may problema yung floater.
kaya pinalitan yun. Kaya nangyari, nawalan na naman ng gasolina dito. Kaya yun. Ito. Pinuntahan ko siya, kailangan namin magpalit talaga ng fuel cap or fuel pump yung tawag dito. Ayan. Yan, medyo may kamahalan to mga karay. Mga 2,000 to 3,000 ganun mga presyo nito. Kaya kukunin muna natin. Kuha muna tayo ng piyesa nito. Yan, ito na mga karay. Yung nakuha nating bagong fuel pump or fuel cock. Ayan. Ito yung luma. Tapos ito yung bago. Tignan natin. Ito. Original na kinuha ko para panibagong ano ulit siya. Ayan mga karay. Ito, salbak na natin. A few moments later. Yun, okay na. Pondahin muna natin. Yun, check natin yung pump kung malakas. Ayan, malakas na siya. Oh. Tuloy-tuloy na siya mga ride. Ang lakas na ng buga. Hindi ka tulad ganina, napakahina niyan. Yan. Okay na siya. Assembling muna natin to. Ito lang pinalitan ko mga karay. Ayun yung luma. Original pa rin yung ginamit nating fuel cap or gasoline pump. Fuel pump. Yan. Okay na siya. Bale, hindi na natin binuksan tong carburetor. Na-assemble na natin tong ding 150 na ginagawa natin ng mga karay. Ayan. Start natin. Okay na siya. Start ulit. Yun, okay na siya. Buti na lang, bumiyay itong may-ari na ito ng Pangasinan noong Sunday. Buti hindi siya inabutan sa daan. Ngayon, nangyari, dito na sinumpong ng sakit tong motor na to. Kaya kung mangyari yung ganung scenario dito, marami pang laman dito sa gauge nyo. Yan, halos full tank. Tapos, na tumirik kayo or ano, check nyo kaagad yung fuel line nung papuntang carburetor. Yun. Pag walang lumabas na gasolina ron, mga karay, sigurado, yun na yun. Fuel pump ang problema or fuel cap. Yun, mga karay. Tapos na tayo dito sa ding na 44,715 yung takbo. Ewan ko kung gumagana pa yung speedometer na ito. Yan. Start natin. Okay. Okay na siya mga ride. Yan. Sa mga hindi pa na subscribe sa channel natin, subscribe na kayo. Para marami pa kayong malalaman tungkol sa pag-ayos ng motor. Yan mga ride. Babush. Yes. Peace out.